Hello everyone! Kakatapos ko pa nga lang maligo. Hapon na nga pala ako nakapaligo ngayon dahil palamig pa ako ng tubig sa timba. Dahil kung hindi ka magpapalamig ay para kang gumamit ng mainit na tubig. Dahil sobrang init nga naman dito sa Saudi. Kaya naman sobrang init na lumalabas na tubig sa gripo. Napapansin ko nga sobrang nipis na yata ng buhok ko. Dahil panay-panay na nga lagas ng buhok ko dito, hindi naman ako nai-stress. Siguro dahil na rin sa klima dito. Kaya kung minsan ay hindi na ako nagsusuklay o tignan nyo kung gaano kakapalang nalalaga sa akin, ay hindi naman mapigilan ng paglagas. Pagkatapos kong maligo ay lumabas na ako sa aking plantsahan at mayroon nga pala akong plantsahin ngayon. Mabuti na lamang ay wala sila ngayong bisita. Kaya nga palang nasa basket ay naplantsa ko na yan kaninang umaga. At itong paplantsahin ko ay nalaban ko kaninang umaga din. Actually, hindi naman mahirap dito lalo na kapag walang bisita. Kaya nga lang kapag may bisita tapos nag-iisa ka lang, ay naku, sobrang hirap talaga. At dahil intern na nga ang anak ng amo ko, sa tuwing umaga ay nagpapalagas pa-ready siya ng pagkain. At pagkatapos ko nga i-prepare ang breakfast ng anak ng amo ko ay naglilinis na ako ng kabahayanan. At kapag nakakatapos na ako sa paglilinis ay ako ay naglalaban na kung may labahin at nagpa-plancha. Ayoko kasi nai-istakan ako ng planchahin at labahin dahil mahirap kapag na-istakan ka dahil kung minsan nagpapalaban na sila ng kanilang abaya at nagpapa-plancha ay napakalalaki ng kanilang mga abaya. Kung minsan nga ay nagkakasabay-sabay dahil sa dami ko na rin gawain sa buong bahay nila. Kaya minsan nai-istakan ako ng planchahin at labahin. Nasasabay yung kanilang mga abaya at pati na rin ang kanilang mga bedsheet. At kapag nga nagkasabay-sabay iyon ay talagang mangiyak-ngiyak ako kakaplancha. At ang hindi ko pa mawarian ay bakit pagkatapos kong planchahin ay talagang gumugusot ulit. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon, siguro dahil sa tela. Kasi pagkatapos kong planchahin tapos nawala na yung init doon sa dami, ay gumugusot na naman. Kaya naman paulit-ulit kong pinaplancha, hindi ko alam kung bakit. Kaya ako'y nagkakanda iyak-iyak na pagka pinaplancha ko kanilang abaya at bedsheet. Pag nga pala nandito ako sa taas ay hindi muna ako nag-uniform dahil sobrang init. Lalo na dito sa planchahan ko ay hindi abot ng aircon. Eh kaya naman pag tinawag nila ako ay dali-dali kong kukunin ang uniform sabay suot. At iyan na nga, nakatapos na ako sa aking plantsahin ay napakasarap sa pakiramdam.